mga bandang mga alas 6 ng gabi, may pumunta rito. Dumalaw dito, ayan, sa may gate na to. Maganda yung kotse eh. Ayan, pinagbuksan ko siya rito. Sinaladuhan ko pa nga, eh, sumaludo pa akong ganun. Kasi bawat kliyente, sasaluduhan mo dito. Nagbukas ng bintana. Nakita ko. Kaklasmate ko pala nung elementary tsaka high school. Nagulat siya sa akin. Sabi niya sa akin, oh, gwardiya ka? Sabi niya sa akin. Oo naman, gako. Bakit? Hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral? Sabi sa akin. Eh, hindi, ikaw. Ikaw, buti ka pa. Mayaman ka na ngayon. Nakakotse ka na. Siyempre, sabi niya, ginamit ko yung utak ko eh. Sabi niya ganun. Hindi ba ikaw yung matalino sa klase natin nun? Bakit ngayon, gwardiya lang yung narating mo? Tinatawa na ako. Tawa ng tawa. Siyempre, nahihiya na ako kasi may mga kasama siya sa loob ng kotse. Pinakilala pa ako dun sa asawa niya siguro yun. Ito, classmate ko to dati. Sabi niya, matalino to eh. Pero tignan mo ngayon, oh. Ayan, napala. Gwardiya lang pala ngayon, eka. Eh, masama ugali nun eh. May pagkamasama ugali. Eh. Sige, sir. Kako, tuloy na kayo. Kako na lang para maputol na yung usapan. Tapos sabi niya sa akin eh, oh, binibigyan niya ako ng 200. Sige na, kunin mo na yan. Sabi niya, tip ko yan sa'yo. Sabi niya, eh, ayoko naman. Sabi ko kasi, hindi, sige ka ako. Okay naman, may sahod naman ako. Okay na to. Sabi niya. O, pagkwandalaw ka sa bahay, ah, mag-set tayo ng reunion. Sabi niya. Eh, di sabi ko naman, di. Sige, ka ako na lang para matapos na yung usapan. Diba? Nanliit ako kanina sa sarili ko na sinabi niya, gwardiya lang ako. Pero okay lang yun kasi siyempre may mga taong sinuswerte sa buhay, may mga taong hindi. Eh, yun lang. Ganito talaga siguro ang kapalaran ko. Kapalaran natin, di ba? Kaya tanggapin na lang natin. Pero nagsusumikap naman ako. Hindi naman kami isang kahit isang tuka. At may trabaho naman ako. Ikinararangal ko yung trabaho ko na to kahit na kinakahiya ng ibang tao. Sobrang baba ng tingin nila sa mga security guard. Hindi nila alam na kami ang nagpoprotekta sa mga ari-arian nila, sa mga establishmento nila, sa mga tao na pumapasok dito. Sinisecure namin lahat ng mga sarili nila, mga pangailangan nila. Grabe talaga, no? Kapag wala ka talagang narating, tapos pag nakita-kita kayo ng mga dati mong mga kaibigan, lalaitin ka nila. Kaya minsan, ayoko nang umaten sa mga ganun eh. Ayoko. Masakit po yun sa side ni Kuya Guard, yung ganun nga, yung maririnig niya sa kanyang classmate nung sila ay nag-aaral pa. Pero ako man, para sa akin, kahit malayo yung narating natin sa ating buhay, huwag tayong manlait ng kapwa. Bagus, dapat maging masaya tayo. O magpasalamat tayo kay God na ginabayan tayo sa tamang landas na maabot natin yung mas higit pa sa naabot ng mga classmate natin na matatalino kumpara sa atin nung tayo ay nag-aaral. Ako man, nung time na nag-aaral ako, hindi talaga ako magaling sa school. Hindi ako past learner. Pero ito ako ngayon. Tapos po ako ng bachelor at nagtatrabaho na po ako ngayon sa isang magandang trabaho. Hindi po kagaya noon na janitor lang po ako bago po ako makapagtrabaho ng ganito. Pero kung malayo man po ang ating narating, huwag natin lahitin yung ating mga classmate o yung kapwa-tao dahil masakit po yan para sa kanila. Dapat irespeto po natin sila. Yan lang po ang aking masasabi. Para po ito sa mga kabataan po ngayon na nag-aaral, ay kung mahina po kayo sa school, huwag po kayo panghinaan ng loob. Dahil sabi nga ni Albert Einstein ay imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. Kaya kung matalino po kayo, advantage na po yan. Pero kung yung talino nyo hindi nyo ginamit sa tama, mas madadaig po kayo ng mga classmate ninyo na hindi matatalino. Proven po yan. Naniniwala po ako dyan. Dahil nung time na nag-aaral po ako, hindi po ako matalino. Pero magaling po ako. Yun lang po yung advantage ng magaling sa matalino. Maraming salamat po. Sana mapagpulutan po natin ang aral itong video na ito. At huwag po natin laitin yung mga classmate natin na mga matatalino na wala pong narating sa buhay. Ibig sabihin, kung
Ibig kong sabihin na mas malayo po narating natin sa kanila, huwag po natin silang laitin. Dapat nga po, magpapasalamat po tayo kay God na mas ginabayan po tayo ng maayos at sa tamang landas. Maraming salamat po. At ang tagumpay po ay hindi po nasusukat sa kung ano po ang ating natapos. Dapat po ang tunay na tagumpay ay nandito pa rin po sa puso natin kung gaano po tayo makitungo sa kapwa-tao. Maraming salamat po. Sana pagpulutan natin ng aral ang video na ito.